Hi, good morning guys. Meron naman tayong tanggap na ano, isang unit na iPad mini 3. So guys, sira nito ano, touch screen. So basag po siya, ayan oh, basag, crack. So mangyari, papalitan na natin ng bago. Ito guys, babakbakin muna natin. Iinitin muna natin to. Bawat gilid dito guys, initin nyo para mas madali po siya matanggal. Yan yung ginagawa ko dito guys. So, initin nyo muna yung bawat gilid. Yan. Mga gilid-gilid nito, tatanggalin. Kasi medyo makapal yung mga pandikit nito guys. Pero once na naangat na natin to, medyo madali na siya tanggalin kasi mahirap lang dito guys yung pagtanggal ng LCD kasi medyo manipis yung LCD niya. Yan. Ayan guys. Yan. Yan muna yung pinapasok ko muna yung cutter para madaling umangat. Tapos pag nakaangat na yan guys, meron na akong isang plastic na ano, yung pinagtanggalan sa tempered glass na makapal, yun ang ginagamit ko guys pang sundot para umangat yung ano niya, yung touchscreen, yun ang gagamitin natin para madaling umangat. So sa mga bago guys, madali lang naman magtanggal nito. Kahit sino sa inyo, kung may blower nga kayo ng blower ng buhok, yun ang gamitin nyo, yun ang pangtanggal nyo rito, mas madali. Basta yung mga ano guys, ingatan nyo lang yung mga tornilyo. Ito guys, pinapasok ko na guys, oh, mas madali lang to. Ayun. Yan yung crack nya guys, nagdagdag na siya. Ayan o. Oh. Medyo matigas lang dito sa bandang taas. Pero okay lang kasi nakapasok na tayo, mas madali na lang tanggalin. So, initin nyo lang ito muna guys. Pag nainit yan guys, lalambot agad. Ayan guys, niinit ko muna kasi medyo matigas. Ayan. Ayan guys, malambot na to. Tutulak na lang natin ulit. Ayan, dire-diretso yan guys. Madali lang yan, basta tamaan ang init guys, bigla dire-diretso na yun. Tapos pag medyo matigas, initin nyo ulit. Ganun ang ginagawa dito guys. Sa mga baguhan lang guys, kahit yung mga may mga iPad mini guys na sira yung touchscreen, madali lang palitan to. Ang pinaka mahirap lang dito guys, yung LCD, pag yun ang tanggalin mo, tapos ang touchscreen ay hindi basag, yun ang iingatan nyo kasi medyo mahirap na talaga siya, baka madama yung LCD, so lalaki ang problema. Kailangan dito, ingatan nyo lang yung touchscreen na hindi mabasag. Okay lang yan guys pag nagtanggal ka, kung basag na ang touchscreen kasi di ka nakakabahan yan, dire-diretso na talaga. Okay lang na ano, na madaliin mo, hindi naman yun mababa, basta basag yung touchscreen niya, okay lang, wala kang kabakaba dyan. Yan guys, yung mga tornilyo pala nito sa ibabaw, bawat kanto guys may isang tornilyo sa LCD. Bago mo siya matanggal yung LCD, tanggalin nyo muna yung mga tornilyo na nakatakip, may takip yung tornilyo, hindi mahalata. So bawat gilid may mga tornilyo yan guys. Dito sa baba guys, meron din yan, oh. May tornilyo yan. Unahin nyo muna tanggalin yung tornilyo. Yan. So madali nyo matutunan to guys pag nakita nyo lang yung paano magtanggal ng touchscreen ng iPad mini. Ayan. Okay na guys. Tapos yung mga takip nito guys, may mga tape pa to eh, babaklasin nyo mga nakadikit sa gilid guys para madali nyo matanggal yung LCD. Hindi siya mahalata guys pag normal lang, pero malaking bagay kasi itong mga kumakapit dito guys. Hindi mo mabaklas yung LCD pag andito pa yan, kailangan tatanggalin nyo talaga.
Yan, angat natin ang dahan-dahan, guys. Iwasan nyo lang yung flex na matamaan, guys. Yung flex ng LCD. Pero ito kasi nila, tinatanggal ko sa tape lang, pinaka-tape to na holder ng LCD para hindi siya alog. Pero mamaya, pag binalik natin yung LCD, guys, kahit din na natin i-dikit yan, okay naman, wala namang problema. So, dinagdag lang to sa mga ng original na ano, nakadikit talaga siya. Hindi lang natin maangat yan pag andyan yung ano, hindi natin maangat yung LCD basta may nakakapit pa yung ano, parang tape na ano, maliit. So yan, guys, gumamit ako ng plastic na medyo malambot nga, malambot yan, guys. Yan ang ginagamit ko. Yan. Dahan-dahan lang kasi manipis yung LCD nito. So, yun. Dito lang naman ba, bandang gitna lang yan, may pandikit. Sa gilid, wala na. Ayan, okay na. Yan, guys. Basta dahan-dahan lang ito, guys. So, manipis yung gamit ko. Yung nakukuha ko yan, guys, sa mga pinagtanggalan ng tempered glass, yun ang ginagamit ko. Para madali siyang maangat at saka dipersado yung LCD. Kasi pag makapal, guys, huwag yung gamitan na makapal dahil pag makapal, baka mabasag lang yung LCD. Kailangan manipis ang gamitin nyo. Yan, guys. Mga tornilyo na lang tatanggalin natin para matanggal na natin yung touchscreen, mapapalitan natin. So, kung sino pala, guys, yung ano, gusto magpagawa dyan, punta lang kayo dito sa Eber. Sa second floor, andito yung shop ko. Yung contact number, lalagay ko na lang sa ano, description. Makikita nyo sa description. Ayan, guys, medyo hindi basta-basta matanggal yung mga tornilyo dito dahil may magnet sa gilid. Kaya tweezer gamitin natin dahil sobrang liit. Ayan. Tweezer yung pinandadampot ko sa mga tornilyo. Maliliit masyado yung mga tornilyo dito, guys. Yan yung banda rito, guys. Yan. Itong dalawa magkatabi, guys. Mahaba yan. Yan, guys. Konti na lang na tornilyo to. Makikita mo na yung ano nito. Yan. Konti na lang to, guys. Baklas na natin. Yung customer nito, guys, okay naman yung touchscreen niya. Konti lang yung crack pero masilan lang siya. Kaya gusto niya papalitan ng ano, ng touchscreen. So, yan, okay na, guys. Baklas na natin to. Yan, tatlong tornilyo to, guys, sa takip ng ano, mga terminal ng battery tsaka LCD andito sa loob. Ayan. Ang mga tornilyo nito, guys, pare-pareho lang laki. Ayan, bago kayo, guys, magtanggal ng LCD, kailangan i-disable nyo muna yung battery para sigurado. Kasi para iwas shorted mamaya pag tinanggal nyo yung LCD tapos nagkabit kayo ulit at nakasalpak pa yung battery, sigurado yun, guys. Baka masunog. Delikado. Imbis na magawa, lalong nasira. Kaya kahit anong unit, guys, basta ano, palit ng mga touchscreen, LCD, disable. Unang i-disable, guys, yung battery talaga. Ito, guys, ito yung bago. So, titest na natin kung okay ba yung touchscreen. Ito yung bago na touchscreen. So, kakabit muna natin para malaman natin kung okay ba tong touchscreen na bago. So, class A lang naman to, guys, na mga touchscreen pero high quality rin, magagandang klase. Ayan, guys, kinabit na natin, guys. So, kabit natin ngayon yung LCD para matry natin kung normal ba yung function. Ayan. On na lang natin, guys, para makita natin. Mas madali lang siya, guys, kaysa
Yung magkabit ng battery dito, guys, ang pinakamahirap kasi grabe yung pandikit. Pero sa mga touchscreen lang, guys, pag nagpalit, mas madali. Basta ingatan nyo lang na hindi mabasag yung LCD. Gumamit lang kayo ng plastic na manipis. Yun, okay na, guys. Ayos na. So, test na lang natin kung okay yung touchscreen, kung gumagana ba lahat. Tara. Ayan. Okay na, guys. Ayan, gumagana lahat. Pag ano, guys, titest nyo muna bago nyo i-fix yung touchscreen kasi merong ibang ano, hindi accurate. Merong part na line na hindi gumagana. So, kailangan i-test nyo muna ng mabuti bago nyo ikabit para pwede nyo pa ibalik sa supplier. Kung halimbawa may problema man siya, may sira, pwede nyo balik sa supplier. Yan, okay na. Patayin mo na lang natin para i-fix na natin, lagyan na natin ng mga tornilyo. Ayan. Ayan, guys, tatlong tornilyo lang dito yung kanina na tinanggal ko. Ibabalik natin ulit. Pero the same lang yung ano nito. The same lang yung tornilyo, pareho lang ang laki. Ayan, tapos yung plate, ayan, babalik natin. Ayan, guys, yung plate niya. So, balik natin yung mga tornilyo. Ayan. Ginamitan ko, guys, yung ano, yung screw ko, ginamitan ko ng tingga sa gilid kasi para kumapit yung mga tornilyo. Kasi pag, ano, hindi ko makapit, eh, no, guys, may tingga na nakakapit sa kanya, nakadikit. Kasi yung tools ko, wala na ata itong tingga, ayaw na kumapit ng mga tornilyo. Lama, ibalik natin lahat, guys, yung mga tornilyo para dire-diretso. So, yung customer ko, guys, umalis, iniwan niya lang to. Mamamasyal daw muna sila. Eh, yung kadalasan ng mga customer ko dito, guys, eh, mga nagpapagawa, minsan umaalis, iniiwan lang yung unit. So, tiwala lang talaga yun, guys, kung regular na customer na yun, mga ganon. Pero hindi naman maiwasan yun, may mga customer na diskompyado, nakatingin lang lagi. So, dito, babalik na natin yung LCD nito, guys. Yung LCD nito, guys, apat na tornilyo sa gilid. Gilid-gilid. Tapos ang gagamitin natin, guys, na pandikit, yung B7000 pa rin na itim kasi mas matibay yun. Ayan. Ayan, guys, konti na lang to, guys, tapos na tayo dito. So may nagaantay pa kasi na isang unit na papagawa. Yung pagawa naman, guys, yung ano, yung isang iPhone 6 Plus na ayaw mag-touch. So waiting lang yun, nag-aantay lang ng ano, nag-aantay lang siya. Tapusin ko lang muna to, guys, tapos yun na susunod natin. Hey, guys, dinedikit na natin to para ano, tapos sunod na natin yun. Hey, guys, bago ko lagyan ng pandikit, na test muna natin kasi huwag muna kayo maglagay ng pandikit na hindi pa na testing yung touchscreen, baka mamaya tumigas yung pandikit, panibagong baklas na naman kayo.
Ganun yung ginagawa ko dito, guys. Yan. Linisan muna lahat bago ilapag. Yan. Tapos tanggalin dito, tanggalin natin, guys, yung ano, plastic para hindi malabo. May plastic kasi ito sa ibabaw. Yan. Pandikit yan, guys. Plastic na pandikit. Tapos, guys, mayroon pang plastic dito na kulay puti. Tatanggalin natin yan para mawala. Ito, guys, oh. Para maluminaw yung touchscreen. Yan. Okay na, guys. Ayos na to. Lalapag na lang natin. Yan. Okay na, guys. Tape na lang to. Titipan natin para hindi siya angat. Para pag natipan yan, okay na yan. Bawat gilid lang, guys. Kahit isa-isa lang bawat gilid. Ayos na to. Yan, guys. Nililinis ko muna bago natin tipan para maayos. Yan. Ayos na to, guys. So konting ano na lang, tape na lang. Tapos balik na natin sa ano, customer. Yung mga LCD, yung mga touchscreen, guys, na nagpapalitan o kaya papalitan nyo, lagi nyo talagang lagyan ng ano, tape. Kasi mga 2 hours, pwede nyo natanggalin yan, kapit na kapit na yan. So ang iniiwasan lang natin dyan na umangat, kasi sayang naman yung B7000 na nilagay natin na hindi kakapit dun sa loob. Mga 2 oras, guys, kapit na kapit na yan. Ayos, guys, ayos na. So maraming salamat ulit. Next video ulit tayo, guys. Thank you.